Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inilunsad ng Association of Southeast Asian Nations at European Union ang tinatawag na Blue Book na naglalayong isulong ang pag-udlat ng ASEAN. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Binuo ng Southeast Asian Region at ng European Union ang binansagang Blue Book. Nakatala rito ang mga plano para sa pagpapalago ng relasyon ng dalawang rehiyon at tiyakin ang kapayapaan, seguridad, maayos na kalakalan sa ASEAN. Nitong Mayo, inilunsad naman ni ASEAN Secretary General Cao Kim Horn, Ambassador ng European Union to the ASEAN na si Sujiro Sim, at Country Coordinator for ASEAN-EU Dialogue Relations at kasalukuyang Philippine Permanent Representative sa ASEAN na si Ambassador Joy Quintana ang ASEAN-EU Blue Book 2024. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for the launching of the ASEAN-EU Blue Book 2024-2025. It's a compilation of the actions of the European Union and ASEAN working together through a very wide variety of projects, cutting across the three pillars of ASEAN on the political and security community, the economic community, the socio-cultural community. Deepening the strategic partnership between ASEAN and EU, two of the world's most advanced and successful regional organizations could serve as a model of partnership for other groupings around the world, which contribute to the promotion of international peace, stability, and prosperity. Kabilang sa mga proyektong nais palakasin ng EU sa ASEAN ang water project sa Cambodia, smart city connectivity sa Indonesia, agricultural and forestry project sa Laos, at ang Copernicus project sa Pilipinas. In December 2022, at the 45th anniversary commemorative summit in Brussels, the European Union, its member states and financial institutions, together known as Team Europe, committed 10 billion euros to Global Gateway in Southeast Asia. So far, we have implemented 4.2 billion euros of these 10 billion euros, especially through flagship projects, and we have 14 of them in ASEAN member states. Pinakaunang space cooperation program ng EU at ASEAN ang Copernicus Project sa Pilipinas. There are plans and there are resources available as well in the European Union projects in the ASEAN region to scale up this initiative which started in the Philippines to the rest of the region. It's a research project. We are very proud that the Philippines was chosen to be the pilot country for this. Sa pamamagitan ng ganitong mga proyekto, umaasa ang lahat na lalo pang titibay ang relasyon ng dalawang rehiyon. We have very strong trade, economic and cooperation links between both regional platforms and we're actually looking forward to various iterations. We will be able to sustain the momentum and continue to work closely together to further advance ASEAN-EU's key partnership for the betterment of our peoples in the two regions, especially as we move towards the 50th anniversary of ASEAN-EU. Maraming aabangan sa rehiyon kung lahat ng planong ito ay maisasatupad at magandang pagkakataon din para sa Pilipinas bilang pinakaunang sentro ng Copernicus Project. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Nakiisa ang Department of Tourism sa Arabian Travel Market sa Dubai, UAE, para lalo pang mapalakas ang turismo sa Pilipinas. Lumabas na malaking bentahin ng Pilipinas, hindi lamang ang naggagandahang mga beach at tourist destination at pagkaing Pinoy, kundi ang mismong mga Pinoy na magiliw sa pagtanggap sa mga turista. Nagpapatrol, Rowen Soldevilla. Pinasinayaan mismo ni Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, Chairman and Chief Executive ng Emirates Airline, ang taunang Arabian Travel Market sa Dubai World Trade Center. Nakiisa rito ang 2,300 exhibitors mula sa 165 bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang Arabian Travel Market ang pinakamalaking travel and tourism event. Dinaluhan ito ng mahigit 41,000 na bisita
mula sa iba-ibang bansa. The benchmark that we have is the 1 billion sales lead from last year. So we're hoping that with our very robust private tourism stakeholders that we would be able to meet that number this year, if not more. Ayon kay Frasco, malaking tulong ang Arabian travel market para sa pagpapalakas ng turismo at pamumuhunan sa Pilipinas. Ang dami po nating mga award-winning beach and dive destinations, pati na rin po yung ating pagkain, ang ating medical health and wellness tourism, and of course, our MICE tourism has a lot of promise for this region. Nadagdagan din ang mga kumpanya ng Emirati na nagninegosyo sa Pilipinas. DP World, company here in the UAE, Dubai Ports invested and inaugurated a 25 billion passenger terminal in Batangas that will allow more than 8 million passengers transiting through Batangas. Nakita ko ang laki ng opportunity na pwede nating kunin dito sa market na ito. Kaya lang, sana nga maging mas maluwag ang Pilipinas sa kanyang mga regulations. Hinikayat din ni Frasco ang mga overseas Pinoy na imbitahan ng kanilang mga kaibigan na bisitahin ang Pilipinas. Kayo po yung ating mga tourism ambassadors for the Philippines. Patuloy po nating mahalin yung ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-imbita ng ating mga kaibigan at kapamilya na foreign tourists na pumunta sa Pilipinas through the Bisita Be My Guest program. Ngayon pa lang, ilang turista ang interesadong makita ang ipinagmamalaking ganda ng Pilipinas. I'm so excited to visit the Philippines as well as I invited everyone. I wanted to go to Manila. The culture and the islands, and it's something for honeymoon more than Thailand. But I know it's so far and it's expensive. Pero di lang ganda ng tanawin. Isa pang panghatak ng mga turista ang walang kupas na Pinoy hospitality. Nais ng DOT na i-promote ang Pilipinas, pero nananawagan ng ilan nating mga kababayan, mas lalo pang paigtingin ang promosyon ng Pilipinas sa buong mundo. Para sa TMC News, Rowan Solibilia, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Tampok ang mga likha ng pitong Phil-Am artists sa isang bigating exhibit na pinasinayaan kamakailan sa Glendale, California. Nagpapatrol, Albert Bataclan. Mula sa mga hobby na parang banig hanggang sa higanting bangkang papel, pinasinayaan kamakailan ng Forest Lawn Museum sa Glendale, California, ang exhibit na Filipino-California, Art in the Filipino Diaspora. Pinagsama-sama nito ang mga obra ng Filipino-American modern artist na may iba't ibang estilo at medium, gaya ng paintings, drawings, sculptures, pati na installation, conceptual art, at marami pang iba. The quality of the art was so good that it was easy. And it really came together in the gallery. The artists were able to sort of take it over, exploit every single nook and cranny of the gallery, and it's been a lot of fun. Tampok sa nasabing exhibit ang galing at gawa ng pitong Pinoy artists. Sila Eliseo Art Silva, Allison Human, Anthony Francisco, Mary Rose Cubarrubias Mendoza, kasama pa sina Christine Morla, Maria Villote at June Roca. Anila, isang malaking hakbang ang naturang exhibit upang makamit ng lahat ng film artists ang kanilang mga mithiin. We're narrowing the gap of fulfilling our dream to have a Filipino-American museum at the National Mall in D.C. Because it means that we have arrived, you know, until our stories are valid enough to become works of art and shown in American museums, I feel we're not here yet. Isa si multi-awarded artist Anthony Francisco sa mga lumahok sa exhibit. Ilan sa mga disenyo niya ang nakapukaw ng atensyon at naging bahagi ng global blockbuster movies ng Marvel. Ayon kay Francisco, marami pang dapat abangan mula sa mga Phil-Am artists at layo niyang makatulong na mas makilala pa sila. One of my goals really is to put I guess Filipinos in the map with a feature film I'm developing. I think once that comes out and if that does really well, then I'll feel like, yes, there's like more, you know, I did more. I can't take full credit of every single weaving because the process is also very community-based. Magtatagal ang Filipino-California Art in the Filipino Diaspora hanggang Setyembre 8 sa Forest Lawn Museum. Ang exhibit ay libre at bukas sa publiko, Martes hanggat Linggo mula alas 10 ng umaga hanggat alas 5 ng hapon. Para sa TFC News, Albert Bataclan, ABS-CBN News, Glendale, California. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News.
Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!